So isang magandang araw ulit sa inyo mga kapid. Salamat at nandito ulit kayo sa aking channel. Kamusta ka na? Okay ka ba? May problema ba tayo? So kung ano mo yun, kung may problema ka man ngayon, may pinagdadaanan ka kapid, alam ko kaya mo yan, ikaw pa ba? So sana huwag nyo rin kalimutan na mapanoorin yung ibang videos na ginawa natin. Ito nga yung kakatapos lang natin na videos na in-upload natin, last upload natin, is yung tungkol sa doon sa nanapak na, nanuntok na congressman, no? So sana mapanood nyo ulit, tsaka yung iba rin mga videos, no? So huwag nyo na rin kalimutan mga kapids, no? Kung hindi pa kayo member ng Team Kapids, mag-subscribe na kayo. Just click the subscribe button and bell button para maging member na kayo. So ma-notify na rin kayo about sa mga bagong videos natin, no? So yun lang mga kapids. And then ang topic natin nga pala ngayon mga kapids is yung pabor ba kayo sa age na 56 para mag-retiro or mag-retiro. So yun, ikaw ba yung tipo ng tao na nagtatrabaho na gusto nang mag-retiro ng sa maagang age, no? So yun mga kapids, no? Pag-usapan lang natin, no? Gusto ko rin sana malaman yung mga suggestion nyo or yung mga opinion nyo. So kung may mga opinion kayo, comment nyo lang sa comment section natin. So yun mga kapits, pasok na natin. Huwag na natin patagalin. No? Intro, pasok. So maraming salamat mga kapits to at nag-stay pa kayo sa aking channel. No? So yung pag-uusapan natin ngayon is yung sa optional na pagre-retiro at age of 56, no? Ito yung Kapids, no? Republic Act number 8291 na kung tawagin is Government Insurance, Government Service Insurance System, no? So ito Kapids, tong Republic Act na to is applicable siya sa mga government employee, no? Pero gusto ko lang pag-usapan as a whole, kahit sa private, no? So yun Kapids, ang tanong ko sa iyo is yung pabor ka ba sa ganung edad na 56 pwede ka na mag-retiro? Yun, handa ka ba? So ano ba yung mga paghahanda na ginawa mo? So yun, opinion ko Kapids, no? So at age of 56, okay lang naman, no? Kung kaya mo na, pwede naman yan. Wala namang problema as long as kaya mo na, no? So sa opinion mga Kapids, kung magre-retiro tayo ng ganitong age, paano kaya? Ano ba yung magiging challenges ng ganito? No? For example, Kapits, pag nag-retiro ka ng ganitong age, yung mga bills na binabayaran mo, hindi naman tumitigil yan. No? So, yun. O number one, sino magbabayad na? No? Kasi nga, wala ka ng puhanan. No? And kung meron man, may makuha ka man, sapat kaya yun, no? Kapits, no? Para mabuhay. For example, nag-retiro ka nga ng at age of 56. So, meron kasi pag-aaral ka, Kapids, no, na kung ilan taon, ito is, inano lang na sa amin, no, diniscuss lang sa amin, no, Kapids, no, kung ilan taon na matay yung pinakamatanda sa inyo, sa lahi nyo, or sa side ng mother mo, sa father mo, possible, ganon edad ka rin mabubuhay, no, sa hanggang dun sa age ka na yun, no. So, kwentahin mo, Kapids, no, kung 56. So, 56. O, mabuhay ka pa ng hanggang 66. So, may 10 years ka, no, Kapids, no? Paano kung yung 10 years na yung Kapids, kayang isustain yung makukuha mong pag-retiro, yung makukuha mong pondo dahil sa nag-retiro, ano? So, yun lang naman. Yun yung pinupunto ko. Sa bills, magpapatuloy kasi yun yung mga Kapids, no? And then, kasha ba yun? Paano kung Kapids na merong kang anak or may kapatid ka na dumidepende pa rin sa'yo, no? So, yun. Paano mo siya pagkakashayin, no? Nasa iyo pa rin, Kapids. Diskarte pa rin, eh. Nasa diskarte pa rin, no? Pero, yun nga. Yun yung katotohanan na kaya ba natin mag-retiro ng gano'n, no? Nasa inyo pa rin yan, no? And then, paano nga, Kapids? Yung bills na ikaw nagbabayad, yun nga sa kapatid mo. And then yung pangatlo,
paano kung that time na nag ano ka na retiro ka is yung meron ka ng maintenance, no? May kailangan kang i-maintain na ba na gamot, no? So yun lang ang nagiging ano ko, no? Nagiging ano sa isip ko, no? Para nagiging hindrance, no? Pero syempre depende pa rin sa inyo ang kapit. Kung tingin niyo na kaya niyo, meron kayong sapat na pondo para na para tustusan yung pagre-retire niyo. Yes, okay lang 'yun. Pinapakita ko lang kung ano, yun. Sinasabi ko lang kung ano yung pwede mangyari, no. So, 'yun. Sana lang din mga kapits, no, pag nagretiro tayo, huwag tayong umasa sa mga ano natin, no, sa mga anak natin. So, kapits, hindi naman natin sila pinag-aral, no. Tapos kailangan nilang bayaran 'yun para bayaran 'yun ng ano na, yung pag-alaga sa atin. Pero, depende pa rin yan, no? Depende sa pa rin sa tao yan. Pero, huwag natin silang obligahin, kapits, no? Na pagtanda nila. Pagtanda mo, kailangan kanilang, ano yan, no? Suportahan, no? So, magkakaroon din kasi ng mga buhay yan, eh. Magkakaroon ng sariling buhay. So, siguro, mabibigyan ka yan, na masusuportahan ka niya. Pero hindi natin magagarantee na lahat ng araw or magagarantee na lahat ng panonis kaya-kanyang ano, syempre kung may sarili na siya. Kaya-kanyang supportan, syempre may sarili na siyang pamilya. No? So, yun lang mga kapits. No? Gusto ko lang i-ano sa inyo, ipakita, isasabihin sa inyo kung ano yung mga pwede mangyari no? Kung nagtitiro tayo ng dalawa. So, nasa inyo pa rin yan, kapit, sinuulit ko, nasa inyo pa rin yan. Kung sa tingin nyo may pondo ngayon na para gustusan yung pagre-retiro nyo, is tuloy nyo lang, and then enjoy nyo lang yung buhay. No? Ganun naman eh, siyempre, matagal ka nagtrabaho, and then ito nga, magre-retiro ka, dapat ma-enjoy mo yung, ano, ma-enjoy mo yung buhay mo na, no? Gawin mo na yung mga gusto mo. No? So, ganun naman, dapat gawin mo yung gusto mo para maging masaya ka. Ang galing mo! So, yun lang mga kapits. No? Hopefully, sana may nakuha niyo yung punto ko. Hopefully, nakatulong to sa inyo. No? So, yun lang. Anin lang natin, sana planuhin lang natin mabuti yung pagre-retiro natin. No? Yun nga, ano na rin tayo, maswerte na rin tayo. Dahil sa ngayon, marami ng mga company na nag-o-offer ng magandang option para mag-retiro tayo. No? So, sana i-grab niyo na yun, kapits. No? So, yun lang. Maraming salamat, mga kapits. Sana rin, kung meron mga ganitong option, yung sinasabi nga na early retirement, bigyan ng government ng magandang, mas mataas pang retirement funds or bigyan ng mga mas mataas pa na benepisyo yung mga ano, no? Benepisyo yung mga magre-retiro. No? And then yun nga sana, yung iba ang mga kapits, yung senior citizen natin is dapat 60 ka na. So kung magre-retiro ka ng 56, so may 4 years ka na kailangan pang bunuin. No? E paano nga kung nagretiro ka na nun? So sana, ang suggestion ko lang, sana magkaroon din ng ano na kung pwede na yung nagretiro ka na noon is maging nagretiro ka na ng 56, sana maging kasama ka na rin sa mga discount sa mga pagdating sa mga gamot, no? Kasi ganun din naman ito, ka rin naman pupunta yung magiging 60 ka rin, no? So, invest na yung pinambibili mo ng gamot, no? Pinambibili mo ng gamot, ma-avail mo rin yung kung ano yung para sa 60. So, yun lang naman ang naiisip ko. So, yun lang. Maraming salamat, kapit. Sana may napulot kayo. Sana na kahit pa paano napaliwanagan ko kayo. So, medyo maselan kasi itong usapan na ito kasi requirement eh. No? So, yun lang. Maraming salamat, kapit, sa nag-stay kayo. And then, mga kapits, kung hindi pa kayo member ng Team Kapits, subscribe na kayo. Wag niyo lang kakalimutan na i-click yung bell button and then yung subscribe button para ma-notify kayo sa
sa mga videos na gagawin pa natin, no? And then yun, mga kapids, gusto ko lang, ang magiging pulot ko dito o baon ko sa inyo is i-plan lang natin mabuti yung natin, yung pag-retiro kung ikaw is na nagtatrabaho nga or o kahit saan, lahat naman ng bagay, mga kapids, no, kailangan nakaplano mabuti. So, yun, maraming salamat, kapids, at nag-stay kayo, mga kapids. Okay, outro na tayo, ha? Bye-bye! So ito nga guys, no, sa pasensya na, nakalimutan ko itong part na to is yung shoutout session natin. So ito, shoutout nga pala kay Miss Kilinti Chanko. Salamat at na nag-subscribe ka sa channel ko. Kay Mr. Franco Mohe. Sir, bro, salamat at nag-subscribe ka. Pasubscribe mo na rin si Miss, ano, Miss Katriong Nagril, di ba? Kaibigan mo siya. Okay. And then kay Sir Dada ko. Salamat po at nag-subscribe kayo. As guys, mga kapids, visit nyo rin yung channel ni Sir Dada ko. So, maganda rin yung ano niya, yung content niya. Salamat, sir. And then kay sir, kay sa ano ko, sa classmate ko, Leila Gonzalez, salamat. Kamusta yung pamilya mo? And then kay Miss Mutya Diaz, salamat sa iyo. Salamat din sa pamilya mo. And then kay Grace Pinaso, so, yung sa kasamahan ko. Alam mo na yun, Miss Grace. So, salamat sa inyo, mga kapid. So, pinagpapatuloy ko ito yung paggawa ng vlog dahil sa inyo. No? Salamat sa suporta. And then, advice ko na rin, mga kapid, yung mga hindi nakakita, hindi kasi searchable yung YouTube channel ko. Hindi ko alam kung paano nga gagawin. Pero, ito, pero, try nyo, kapids, pag gusto nyo hanapin yung channel, sa mga hindi pa nakakasubscribe, paghahanapin nyo, i-type nyo lang hashtag Team Kapids or Team Kapids, makikita nyo na yun, mga kapids. No? So yun lang po, maraming salamat, mga kapids. Salamat.